So my report is about case studies on government to business application in e-government. So ito yung reference natin, Unlocking e-government potential concepts thesis. So I will discuss 4 case studies for today. Siyempre, the first case study is the implementation of online income tax filing system in Singapore, Guatemala, Chile, and India of the Customs Department in India to process import and export transactions. Second, the implementation of e-procurement at the national level in Korea, Chile, Philippines, and at the state level in Andhra Pradesh, India. Second is the describes the computerization of the Customs Department in India to process import and export transactions. Fourth is the computerization of interstate border checkpost in Gujarat. So yung una is the income tax filing. Pangalawa is the e-procurement. Pangatlo is the computerization of the customs. Tapos yung the fourth is the computerization din ng kanilang mga checkpoints, yung mga borders. So we will now proceed first to the online filing system in different countries, Singapore, Guatemala, Chile. Many countries have implemented online tax filing for citizens and corporations with different levels of sophistication. In India, the income tax application is one of the MMPs for the Chilean and Indian cases. Results from formal impact assessment studies are incorporated. So dito sa Pilipinas, so kasama rin siya rito sa online tax filings. Hindi rin nagpahuli, siyempre, ang ating Pilipinas, bansang Pilipinas sa online tax filing. So manual system of income collection of tax. Imagine kung manual system pa rin yung collection ng tax natin. Kapag manual system of income collection of tax, yung mga deficiencies lang ay endemic skepticism regarding the unfairness of tax collection, poor intra-agency communication and coordination, inefficient deployment of resources, internal corruption and cumbersome procedures. So eto, narinig na naman natin yung corruption, which is laging inculcated. Ewan ko bakit lagi siyang inculcated. Simula ba nung nagka-e-government na tanggal na rin ba yung corruption, o may naisip pa rin ba silang way para kumurap? So we will begin to Singapore. Paano nagsimula ang Singapore sa online filing ng tax? So in 1990, started manual to electronic. 1990 siya nagsimula. 1992, Inland Revenue Authority of Singapore, IRAS, introduced an imaging system to electronically process the paper based on income tax returns filed by the citizens. IRAS was created for administering income and property taxes and value-added tax called the Goods and Services Tax, GST. Convert from a hard copy filing system to a paperless imaging system. Taxpayers need to submit pa rin ng original, no, kahit na online na nagsasubmit pa rin, kailangan pa rin i-submit na yung original, which is practice pa rin ngayon sa BIR. Yung ibang mga forms. 1995, electronic filing by telephone was introduced for individuals. In 1998, Singapore introduced direct electronic filing for individual taxpayers with employment income na. So dito, filers see the entire tax form, including any correction made for consistency before it is submitted. Pangalawa, taxpayer needs to do is to click the appropriate box-to-box, submit the form. So napakadali na lang. Increasingly obtains data directly from employers in electronic form.
Some tax information is also reportedly electronically from such sources as the Ministry of Defense. Payment method, so online nga, no? Tapos online, syempre, nung una, medyo mahirap nga naman yung payment method. Lagi kasama yan, yung payment method. Hindi pwedeng magsasubmit ka lang ng requirements. Lagi yan, may bayad payment method sa ating mga tax. Taxpayers can use electronic fund transfer to pay their taxes via automatic deductions from their accounts. Taxpayers can pay a lump sum using the telephone, internet banking services, or finally by debit card or at payment kiosk or taxpayer service centers. So yung access information sa Singapore, ay nagbibigay sila ng PIN mailed to its taxpayer and only raw data is accepted by the system. Within the ERAS, access to information is on a need-to-know basis is carefully tracked. As a result, up to 80% of tax assessment in Singapore are now made automatically for simple cases. Issue assessment has fallen from the earlier 12 to 18 months, 3 to 5 months now na lang. So imagine yung natipid na panahon, saka kung dito sa ating bansa, yung 12 to 18 months, imagine isang taon na, higit isang taon kalahati, naging 3 to 5 months na lang ang ganun siya kabilis, no? Ganun siya kabilis at ganun kabisa sa kanila yung online facility na ng Singapore about tax, no? Pangatlo, at the end of 2006-2007, IRAS had assessed 99.3% of the 1.46 million individual income tax returns received for year of assessment 2006. So, tapos na tayo sa Singapore, which is nakita natin na maganda, naging effective sa kanila yung online payment, online facility. So, we will now proceed to Guatemalan online tax filing system or Bangkasat. They call it Bangkasat. So, kung 1990 nagsimula yung Singapore, 2001 naman is itong si Guatemala. Noong 2002, accounted for 84% tax revenues by the end of 2002. The system is considered successful and highly regarded by users, in particular because of its simplicity. Napaka dito sa Guatemala, ginawa, simplihan lang nila. So, simplihan lang yung process na ginawa. So, ito yung process. The filing of taxes was done through the traditional paper forms which along with the payment had to be handed to commercial bank. So, dito pa rin, manual pa rin. Manual pa rin siya. Pero yung dinadala nila sa bangko, information in paper forms was typed into an electronic form by bank employees. Alam ko dito practice pa rin to yung mga tax na ano lang, yung mga, for example is form 0605 annual payment ng annual registration ng business. Usually ganun lang ang pagbabayad. Print and send to SAT within 5 days. So, dito kasi sa Guatemalan, Bangkasat is ang bangko yung nagpa-process, no? Print and send to SAT within 5 days na. Kasi alam ko rito, may nabasa ako na dito sa process nila, kinikip muna ng mga bangko yung mga documents, tapos they will
halukain nila yung ano, ulit kakalkalin nila yung mga documents kapag during audit mag-aaral na sila. Doon pa lang nila kakalkalin nila yung mga documents na sinubmit, no. So nasa kanila yung sisi ng pag nawala. Payment method ng Guatemala. Guatemala's Bangkasat model ang tawag, no, sa payment method nila. Taxpayers connect to their own bank's website where they can click on a link to the Bangkasat system. So meron din silang payment facility na via website makikita. The bank debits the taxpayer's account with the amount due. Minutes later, the taxpayers gets the confirmation of the transaction from the bank, and seconds later, the receipt from SAT. Problem encountered. Ano naman yung mga, syempre hindi laging perfect, hindi siya laging yung kapag sinimulan yung isang system, hindi siya laging perfecto. It will not always be smooth, fluent, hindi siya laging systematic, no. Kaya may mga bagay na kinoconsidered pa rin na at ma-encountered along the way run ng pag-implement ng facility na to. So ang unang problema na na-encountered ng Guatemala is internet. So dito sa Pilipinas, mamaya makikita nyo na isang problema din natin. I think hanggang ngayon problema natin yung mabagal na internet. Banks are deploying computers in their branches in order to allow individuals to file taxes online. So presentation of the new system to the Ministry of Finance were received with skepticism. So medyo dito sa Ministry of Finance nila, medyo hirap din sila na mag-present dito sa kanilang online filing ng tax. Taxpayers, although receptive, were uncertain of the project's actual benefit. Stakeholders perceived the plans for new internet tax payment system as a threat. So itong mga stakeholders, itong system na to, hindi rin nila gusto. Users noticed that every 6 months there was a new Bangkasat icon in the bank's website, which could have created confusion. So meron din akong nabasa about this Bangkasat na itong Bangkasat merong dalawang system. So the first system is the Bangkasat 1, they call it Bangkasat 1 and Bangkasat 2. So medyo nagkakaroon sila ng nag-update sila ng Bangkasat 2. So many are you still using Bangkasat 1, kaya yung mga pina-file nila madalas hindi tinatanggap ng system. Another important challenge was obtaining the approval of the new legal framework for electronic filing. Ito nga yung sinasabi ko kanina, yung Ministry of Finance nila hindi masyadong suportado sa innovation na to. So electronic filing was seen as non-reliable and non-secure for payment transactions. So access to information, ako yung taxpayer, paano ko ma-access yung tax ko? So Guatemalan tax law was modified allowing taxpayers to file taxes by electronic means. Ito, hindi na bago sa atin to, na sa halos lahat ngayon, nakikita natin kung pumapasok ba talaga na yung mga tax natin. Which is nakita ko rin advantage nitong online facility na to na kapag nagbayad ka, makikita mo na talagang pumasok, which is not like before na pag nagbayad tayo, hindi natin alam
kung pumasok na ba o ano nang nangyari sa pinasok nating bayad. So password, binibigyan rin sila ng password. Guatemala's commercial banks are authorized to certify taxpayer identity, collect tax forms, and collect the payment. So yung mga commercial banks ng Guatemala, binigyan sila ng authority na mag-authorize at mag-certify, which is napaka conducive for the government, kasi oo nga naman, kung magbabayad ka sa banko tapos pupunta ka pa doon, so useless din, a waste of time. So kung may mabuting resulta doon sa Singapore, syempre meron din naman dito sa Guatemala. So in 2002 December, around 9,000 Guatemalan taxpayers filed taxes through bank assets, accounting for 84% of tax revenues. Noong 2003, as per the projection, the online tax payments was to account for 95% of Guatemala's total tax revenues via citizens and businesses can now file and pay taxes at any time from anywhere. So ito rin talaga yung lahat ng mga online facilities natin ngayon sa gobyerno. Ito rin talaga yung advantage niya at napakalaking ano natin. Halimbawa, naiwan mo yung documents mo sa office tapos may field meeting. So madaling ma-access kasi meron kang online facility na mga ganito. May mga online facility na nagawa na ganito na anytime, anywhere, tulad nga ng sabi dito, you can access yung account mo. Operational costs have also declined as paperwork, typing errors, and use of cash is eliminated. Similar cost reduction can be estimated for SAT. So eto nga, syempre kapag ganito, unang-una nakatipid naman kasi talaga paperwork, trabaho ng tao. Siyempre kapag kung say manual pa rin yung filing, so for example magbabayad ka ng tax, then you will go to BIR. Siyempre sa dami na nang ginagawa mo, minsan nauubos yung oras mo sa pagpila pa lang sa BIR, no? Kaya yun, so alam naman natin, when it comes to business world, time is gold, literally. Gintong-ginto yung oras sa kanila. Saka yung pag-ano ng deadline, ang napakahigpit pa naman ng BIR. Especially now, BIR ay napaka dahil medyo previously, until now pala, we are under pandemic. So maraming nagastos, maraming utang ang bansang Pilipinas, alam natin yan. So nabasa ko sa Inquirer, which sabi, ang BIR daw ngayon, so dahil walang maanong pera, walang masyadong pera ang bansa, so itong mga small businesses ay target din nila yung mga penalty nila kung may mga deficiency, lahat kakalkalin daw. Yun daw ang maaaring pagkuhanan ng pondo, so ng Pilipinas pa. So itong mga small businesses madalas kawawa kasi halos sila yung natatamaan, tapos kapag mga malalaking businesses na konting bribe, konting ano. Pero ngayon medyo mahirap mag-bribe sa BIR. Data errors and citizen complaints to the SAT have been significantly reduced. Kasi though hindi ko nakita yung system nila, siyempre kung yung system nila automatically, logically lagi ang system, siyempre kapag nag-input ka, may correspondence na output na lalabas. So itong mga errors madalas
na naiiwasan. Kasi minsan, many times, for example, nung unang ano ko, hindi pa ako masyadong na-expose sa mga government ano rin. Ano. Nung una, so ang ginagawa ko is nag-manual pa lang. Wala pa kaming EFPS. Dito, sa BIR kasi, they call it EFPS. Eh. Electronic Filing of Payment System. No? So sa EFPS kasi, so nandun na lahat, makikita mo lahat. Pwede mong i-cancel, may approver, may maker. So makikita mo doon. Nung una kasi, nagfa-file lang kami, isusulat sa office, tapos dadalhin sa BIR. When you reach BIR, tapos nung in-assess yung documents mo, kulang ng ganito, malito yung in-input mo. So, ito siguro yung sinasabi ng data errors and citizen complaints to the setup is significantly reduced. Kapag online, agad makikita mo yung errors. So, we are done with Guatemala. We will now go to Chile. So, nakakadalawang bansa na tayo. Pangatlong bansa na. No? Ang tawag sa system ng Chile is the International Taxation Services. SII. Nagsimula itong Chile, 1998. So first, the pace of the new tax service was simply to place taxpayer information online, including the tax structure, corporate topics, guidelines, and procedures, rather than visiting the SII office or phoning for printed document. Number two, next phase, the website was made interactive and individuals could check their tax status online, which was followed within a year by electronic tax filing. Ito, may challenges din itong SII ng Chile. Una, so create a technological platform that would streamline the tax filing and information process while maintaining absolute reliability. Moving from a traditional mainframe computing model, the SII chose three-tier internet architecture capable of handling large number of concurrent users, over 500 in any 50-minute period, and huge volume of data. So dito naging challenge din yung internet sa kanila sa Chile, no? So medyo kaya nakipag tie up sila sa isang ito CTC Internet, a private firm collaborated. So ito yung provider CTC, nakipag-tie up na sila sa internet provider na to para mapadali itong implementation ng kanilang system. So siyempre nga naman kung walang internet, so mabagal. So how could it possible to implement this kind of system? Pinapadali nga natin yung trabaho, tapos biglang mahina naman yung internet natin, so basically useless. Tapos anyway, it happens many times din dito kahit medyo malakas na yung ano natin ngayon, internet. Kasi for example is DFPS, we encountered many times for DFPS na ano siya, naka-down yung system. So, pag naka-down yung system, may nangyayari na, ang nangyayari kasi, pag filing na ng tax, no, especially yung VAT, monthly, quarterly, no, during the deadline, we Filipinos kasi, medyo eto, na ano ko rin, na observe ko rin, na kapag deadline, which is guilty rin ako, kapag which is deadline, dun
doon tayo nagmamadali, doon tayo naghihikayos upang masubmit yung necessary documents na kinakailangan ng BIR, no? So ngayon, so ang nangyayari dahil online tayo, madalas naghahang yung system nila. Madalas hindi, marahil siguro in my own observation, marahil itong system nila is naglalag, or talagang syempre kahit naman kung bombarded ng maraming information. So medyo ano rin, no? Kaya lang syempre nung nag-down yung system, nung nag-down yung system, yung accountant namin, so medyo balisa siya kasi mape-penalty kami. So ayun, nung nagpunta siya to file manually, so pila pa rin siya, wala ring nangyari dahil sa haba nga ng pila na nag-penalty pa rin siya ng filing. So ito yung sinasabi ko, binabanggit ko na internet, napakalaking ano nito, napakalaking tulong at necessity to implement this online facility to make filing and payment smoothly. So as a result, so syempre napaka ano naman talaga nitong napaka-convenient nitong online tax collection na to, kasi imagine from manual tapos click ka na lang talaga. So ikaw, kahit ikaw naman actually naririnig ko to sa ano eh, kapag nasa BIR ako, may nakaupo lang ako pero narinig ko yung mga reaction ng mga tao. Madalas nagbabayad naman kami ng tax tapos ganito yung system nila. Alam mo yung mga ganong pinanakit nila, which is kahit makikita mo naman na ginagawa rin naman ng gobyerno yung best nila, pero siyempre may mga tao talagang ganun. Kaya lang medyo ano nga lang sa pakinggan na oo nga din, may point din, kasi magbabayad ka ng tax tapos papahirapan ka pa kung paano magbayad, paano mag-file. So, di ba, medyo kung anahin natin yon, kung titignan, nakakatamad din, nagiging factor din ng siguro, kaya siguro mababa yung revenue kasi tamad mag-file, hassle, yung mga ganun. The site has won several awards including the Technology Innovation Award from the Chilean IT Association and a Government Management Innovation Award. Readers of the national newspaper El Diario also awarded the SII first prize for the best public institution website in the country. So, kita nyo, dahil sa system na to, nag-awarded pa siya ng El Diario. So, tapos na tayo sa Singapore, tapos Guatemala, Chile. Now we'll go to India naman. So, international na, no? Apat na bansa na. So, India. Paano nga naman magbayad? Paano naman ang sa India, no? So, nagsimula ito 1993, 28 years ago. Alam ko kasi 1993 ako. So, the objective, objective of facilitating easy access to information, income tax accounts and refunds by all SSS and citizens, jurisdiction-free filing of returns and online transactions of citizens with the department. So, set up national database. So, una nilang ginawa rito sa income tax department, computerization ng income tax ng India pala is, ayun nga,
nag-set up sila ng national database. So, citizens can apply for a permanent account number, so PAN, and tax deduction account number, which is tantamount with our TIN, no? Tax identification number, no? If I'm not mistaken, the TIN is previously TAN din, no? TAN din ang pangalan. Alam ko, nakalimutan ko lang yung ano, yung ibig sabihin ng TAN. Anyone ba kung sino yung nakakalam kung ano yung TAN? Hello po. Hello po. Wala na yata. Yes po, go ahead. For the TAN, no? So, ayan na. Return preparation utilities available on the website. So, result, e-filing of returns can be done directly through the website using a digital signature or through an e-return intermediary. More than 6,000 individuals have filed their income returns electronically in the current assessment year, while filing of ETDS returns was made mandatory form. Tax payments can be made through the internet using net banking facility of designated banks. So, key lesson for the first case study about tax, no? So, first, Chile. The Chile e-government application often require changes in the legal code in order to fully utilize their potential. The popularity of the SII spurred citizens' demands for legal change to facilitate the authorization of online transfer of information between the SII and taxpayers. Sa Guatemala, establishing an adequate legal framework was also pivotal. Singapore's strong support from political leaders, dedicated and skilled managers, the development and implementation of a strategic business plan, the creation of a semi-independent revenue authority, automating and restructuring control systems, strengthened the audit function, and simplifying and reducing paper handling through adroit and appropriate use of IT are all the steps that are potentially available to other countries. So it is important to remember, however, that Singapore's success in tax administration were not achieved overnight. So ito nga yung kaninang sinasabi ko sa Singapore, hindi siya agad-agad na parang ATM na pag sinwipe mo yung ATM card mo, pag code tapos output na ng pera. So hindi siya ganun, hindi nangyari ang ganun sa kanilang system. So it is always step by step. Next. Many e-government projects fail to define a realistic scope. Bangkasat, internet signifies a new medium. Ito yung sinabi ko kanina. To persuade business and citizens to switch over the internet, incentives have to be offered, among others, reduction in transaction costs and time frames for tax filing and payment, elimination of waiting lines, and the introduction of value-added services such as tax newsletter and tutorials for assistance in online tax filing. So, siyempre, napaka-importante rin ito. Lagi dapat, always, may tutorial. So, nung unang implementation ng online facility ng PhilHealth, so, ang unang experience, based on my experience, pa-download muna sila. Lagi pag kinlik mo yung para maka-access ka, may PDF silang available for the tutorial ng kung paano gamitin yung system. So, lagi yon sa PIN, halos inculcated siya sa system.
Simplification of both documents and process is considered one of the main success factors of the project. So, oo nga naman, syempre, mas simple, mas okay. So, lagi yon, mas simple, mas madali yung buhay, mas madaling nakakapagtrabaho. Kapag simplihan mo lang, sabi nga. So, kaya nga natin ini-implement tong e-filing na to make our life simple din, no? Tapos nag-implement ka ng ganitong bagay, tapos lalong naging chaotic, laging naging magulo ang sistema. So, involvement of the private sector played a key role in the success. So, ito nga yung sinasabi ko, ano ba yung mga private sector na dapat kasama, laging ini-involve. So, sa implementation nito, yung mga private sector ay mayroong malaking gampanin, no? May malaking role sa implementation. Ano yung mga nabanggit na private sector? Unang-una nga yung internet provider na CPC, saka itong mga bangko. The SAT partnership with commercial banks, ito sinabi ko na. Banks are paid a commission for every declaration. So ito nga, syempre nga naman, pag bangko, papayag ka ba na ginagamit lang yung system na doon lang nagbabayad? Syempre, meron din silang, ano doon, may kita rin sila. Quality of service is therefore kept a high level as banks compete in order to retain and add customers. So ito yung unang case study ng report na to. It's all about the e-filing of tax, no? So now we will proceed to the second case study. So the e-procurement experience from 236 different countries, pero nag-focus lang siya sa Korea, Chile, Philippines, and India. So e-procurement, so from tax, now we will proceed to procurement naman ang case study. Many countries have begun to use an electronic platform for various stages and activities in the procurement of goods and services for government agencies. The goals of implementing e-procurement in different countries have been quite different, leading to many alternate designs in which the process has been implemented. So, etong procurement, hindi ko na masyadong inisa-isa kung paano nga nung ginawa ko sa case study number one. So, I started immediately to the key lesson, which is ito yung ano ng study. So, e-procurement is not just about introducing a portal, but it has a large impact on the way procurement activity is organized and controlled. Number two, e-procurement leads to some kind of centralization and standardization, which is why it is resisted by many agencies. Number three, by conducting public transactions electronically through portals, it is possible to eliminate the physical presence, waiting in line, going to multiple offices that is often required when conducting business with the government. So, ito, hindi na bago. Mukhang in-explain ko kanina na re-reduce yung oras ng pagpila. Online transactions reduce the amount of time needed to complete these transactions and the expenses incurred. So, ang oras tapos ang cost, lagi nakakatipid tayo dito. These savings allow the government to get better value for its money. Transparency and increase by publishing government transactions online, thereby providing access to anyone, anywhere, at any time. This reduces opportunities for
discretionary use of public funds, increasing the impartiality and integrity of such operation. Additionally, having a traceable electronic record of transactions reduces the opportunities for corrupt practices and increases the accountability of public officials. Lagi naman to. E-procurement system has in fact helped improve the efficiency and transparency of the process as well as cost reduction, irrespective of the varying extent of use in various cases. So in Latin America, 2000, some journalists surfing the e-procurement site found the president had ordered towels. So ito rin dahil sa e-procurement, ito experience in Latin America, bumili ng tuwalya yung kanilang president amounting to $500 each. So while not good for the ruling party's credibility, this was a visible demonstration of the increasing transparency delivered by e-procurement system. So ito ha, huli ka balbon. Korean government. So sa Korea naman, mandates the need to computerize individual processes like procurement as an integral part of a national e-government initiative can be a successful strategy. Providing constant support and training can be vital in promoting the use of new system. Pre-national phone assistance service for suppliers and other users. So, syempre, nung 2001, hindi pa ganun kaano yung mga cellphone. So, eto. Kaya, siguro na ano tong pre-national, ano na to. Pero ngayon, halos tawagan mo, maraming, madali na lang tawagan halos yung mga, meron mang hindi natatawagan, pero seldom yung ano. Minsan hindi sumasagot. Pero email ngayon, responsive sila. Medyo simula nung nag-pandemic, pag nag-email ka sa isang government, kalimitan na ano rin ako within the day nakaka-response sila. Not like before na parang nakasubmit ka na, galing ka na nga sa office mo, tapos doon pa lang sila mag-reply dun sa mga queries mo. Political support for the initiative and participation and negotiation among the key stakeholders. Chile political will place a vital role in the success of such initiatives over a period. The experience of Chile shows that after initial success, the participation did not grow even after 2 years of implementation due to the weakening of political support. So hindi siya masyadong supported sa bansa na yun ng mga politician. On the other hand, political support in the Philippines is a driving factor in the successful implementation of the e-procurement system. Despite the dearth of infrastructure and low internet penetration in the country. So, pangatlong case study, Indian Customs Electronic Data 259 Interchange EDI System. So, yung EDI system, nearly 70 countries have computerized their customs agency using a software designed by UNCTAD. So, ano yung UNCTAD? UNCTAD. So, tignan natin kung magbubukas yung link ko. So, according to my link, The United Nations Conference on Trade and Development is a UN responsible for dealing with development issues, particularly international trade. So, ito siya. So hindi to ginam. India chose not to use, ito naman yung isa, ASICUDA. So, si ASICUDA naman is an integrated customs management system for international trade and transport operation in modern automated environment. So, ito yung ASICUDA. And instead, develop a homegrown solution. So, hindi nag-ano yung India. Gumawa siya ng sarili. Customs has been included as a central MMP in the
NEGP signaling that the application will be designed afresh. So what is ICES? So ito yung ginawa nila. The Indian Customs is now operational at 245 major customs location, handling nearly 98% of India international trade. So ito yung system na ginawa ng India. So international automation of the customs house of comprehensive paperless fully automated customs clearance systems that makes the function of customs clearance transparent and efficient. So online, real-time, is a design to exchange transactions, customs. So ito yung ICES reference. Key lessons. So key lessons agad tayo para makarami. So systems that build operational dependence cannot be easily rolled back once they are implemented successfully. In case of ICES, adequate investments were made at one go as funding was not a problem. The extent of re-engineering clarity of definites and reducing direct contact between customs inspector and cargo handling agents have contributed to the success. A large effort of education for CHASB custom house agent had to be mounted. In the new system, all information must be fed incorrectly the first time. That is time consuming and expensive to make corrections later. So detailed guidelines on product codes have to become to be made available on the web so that items do not get classified wrongly. The quality of analysis and design were found to be weak. Even though a state agency was chosen as a partner, the system has turned out to be expensive because of delays in implementation. For complete success, the department will have to see itself as a trade facilitator rather than a mere tax collector. So for the procurement, lagi daw isipin na trade facilitator lang sila sa system na to, hindi sila tax collector. So that's all the case study number 3. Now we'll proceed to number 4, which is the computerization of interstate border 267 checkpost in Gujarat. So ito kasi dito sa Gujarat, munting kwento lang, no? So maraming truck na pumapasok sa kanila na nagiging sanhidin ng corruption, which is hindi na kayo bago dyan sa mga checkpoints. Nakakalungkot lang. Madalas pagdating sa checkpoints, maraming corruption, no? Hindi naman lahat, hindi lahat, pero kapag medyo gumabi na, iba-iba na yung nangyayari sa mga checkpoint, eh. Which is experience ko rin na one time na checkpoint kami pala ng nakamotor kami ng mga kaklasik. So wala pa kaming lisensya, bata pa lang kami. So hinold kami nung mga sundalo. Nung na-hold kami, so nakikita namin may mga truck na dumadaan. Matik na 'yun. Pag dumaan yung mga truck, naghahagis na sila ng barya, naghahagis na sila ng pera. Tapos pagkatapos maghagis, diretso na lang sila. So nung mga time na 'yon, nakita ko yung kalakaran na ganyan sa mura kong edad. Namulat ako sa ganun. Nakita ko agad yung ganong sitwasyon, no? Which is kami na paano rin kami kasi hinihingan niya kami ng medyo malaking pera kasi bata daw kami, tinatakot niya kami. Tapos tinanong niya pa kung wala kaming kilalang pulis doon, ganito ganyan. So hinihingan niya kami ng pera. So it's a form na kwento ko lang kasi sa mga checkpoints, meron ding di natin maiwasan. May pag na-checkpoint tayo ng ganitong mga supposed to be protector, nararanasan natin to. So hindi to bago, itong case study number 4 is not different from us, no? So nangyayari din sa atin to. So alas ito yung kwento nun. Alam mo, kababait ng pamilya na to. Oo nga. Oo nga, Ma'am Roxanne. So client impact of computerized checkpost, no?
simula nung naging computerized na yung checkpost, so eto na yung nangyari sa India, no? So waiting time dati 29.7, siguro pumipila. So ngayon naging nung computerized na 20.7 na lang. So 8.9 yung improvement. Quality of service 3.7, ngayon 4.2 na lang. So tumaas yung quality ng service. Proportion of paying 20.4 naging nung computer 14.2. Quality of governance 4.2 yung naging computerized, 0.9 yung improvement, no? Composite score 3.5, 4.3 pag nung computerized na siya. So yung improvement niya is 0.8. So key lesson agad para mabilis, no? To root out corruption, automation has been used to reduce the discretion of manual operation to a minimum. Education of clients, drivers, and transporters about the operation of the new system is a key to stop any harassment. So, eto nga, dapat, siyempre, kapag na-checkpoint ka nga naman, tapos hindi mo alam yung batas, pag nalaman na medyo na-assess ng pulis o nag-checkpoint sa'yo na hindi ka marunong sa batas, so, dun sila nagte-take advantage. So, kaya eto, ang sabi niya, educate the drivers and transporters about the computerized system na ginawa nitong India, no? The total revamping of the checkpost area has helped in selling the concept to truckers. The new system could be used by the sales tax department of the state, which must monitor the movement of goods in the state as well as transshipments. This might require that documents carried by truckers be made computer readable, so barcoded. So ito yung sinasabi niya. So the problem din minsan sa mga barcode na to is yun nga, hindi nababasa yung barcode. Experience ko dati checkpoint, no, during unang kasagsagan ng pandemya, which is April, no. Tapos we are given na IATF barcode para sa mga APOR, no? Yung IATF, no. So pinarang ako sa checkpoint, tapos hindi ako pinayagan kasi nung kahit pinakita ko na yung QR code, no, kahit pinakita ko, ayaw niya akong payagan kasi ang sabi niya hindi daw sinabi sa kanila yung kung ano yun, kung anong gagawin dun, paano kung pineki lang daw yun. Eh wala naman daw nabigay na QR code na pang-scan sa IATF, no? So ayun, so hindi rin siya, ito yung sinasabi niyang educate din sila kung paano gamitin. The government is already working on a smart card-based registration card. However, after the transport commissioner who implemented the project was transferred out in 1 year, many components of the application have been disabled. The private operators who were manning the kiosk have left as their contract was not renewed because of a dispute on the quotation. So, a recent evaluation study indicated that revenue collection continues to be at $50 million in spite of the system not working. In conclusion, the application was focused on narrow purpose of increasing revenue. It did not build benefits for variety of stakeholders such as truck drivers, transportation companies, and inspectors. There were many vested interests which bounced back after the political support was withdrawn. Ito nga lang yung nakita nilang ano, sinuportahan ng gobyerno. Yes, sinuportahan. Pero yung hila naman is para lang sa kanila, hindi siya naging masyadong pabor sa mga tracking, no, sa mga drivers. So, that's my report. Thank you for listening. Okay, so thank you very much, sir. Actually, again, our presenter gave us a lot of information related on how we'll be able to apply business application in e-government. Again, sabi ko naman, no, ang Pilipinas, no,
in the Philippines, especially the people, no, and those who are working in the government agencies, talagang we are very good in planning. We are good. We are very good in strategic plan. Talagang pag sinabi mong ganun, Pilipino talaga magagaling sa ganyan. Maybe no, that is my personal ano. Nagiging problem natin sa implementation, hindi pare-parehas tayo ng gusto. I mean, hindi ba naiiwasan yung hindi nagkakasundo-sundo? Kumbaga parang, ako ha, personally, yung project before ni Marcos talaga ang gaganda. Wala akong masabi. Na yun naman yung nangyayari na ngayon. Nakikita naman natin yung, kasi ang utak talaga na nangyayari ngayon sa mga infrastructure, Marcos time yan. Nasa planning yan, nasa mga strategic plan yan ni Marcos. Siguro yung mga nagiging tao lang na hindi talaga, iwan ko ba? Bakit? Tanggalin ko yung ano, record.